At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto ay colored version nga muna tayo ng manga nito ni chapter 1130. Pero bago tayong magsimula ay paki-follow naman guys itong si Facebook page natin at pati na rin yung si second page na second page tuloy si second channel natin. Ayan, so para to sa mga may trip sa inyo na manga series itong si Hunter. So yung link niyan nandiyan lang kay comment section at saka kay description. So paki-check na lang at paki-follow at paki-subscribe na lang sila guys yung mga accounts natin. So ayan, ay simulan na nga natin itong si One Piece at dito ngayon magsisimula sa side nila Franky dahil tinawag na nga ni Franky itong mga higante natin, sila Dory at saka itong sila Brogy, at sinabi niya na ititigil na nila yung paghahanap sa grupo nila Luffy kasi nagawa na talaga nila lahat ng magagawa nila, hinanap nila yan pero di talaga nila makita itong sila Luffy, kaya dito nagugulat itong mga higante. Pero tuloy ngayon dito ni Franky na huwag mag-alala itong mga higante kasi sigurado siya na buhay itong grupo nila Luffy. At eto, sabi ngayon ni Robin na tumuli na sila pumunta dun sa may Elbaf kasi sigurado siya na yung grupo nila Luffy dun din pupunta na sa may Elbaf. At etong si Jinbei, sinabi niya ngayon dito na inutusan niya pala yung kanyang mga sharks at kahit yung mga alaga niyang sharks na yan ay wala, di rin nakita, di rin nahanap sila Luffy. Kaya eto, nagpapasalamat siya sa mga higante dahil sa efforts nila sa paghahanap sa kanilang kapitan. At lastly, sabi nga ni Brook, saka isa pa, malapit lang maubos yung pagkain nila kaya huwag nilang hayaan na mamatay sila sa gutom dyan. So kaya naman dahil dito ay eto nga, natuwa si Brogy at sabi niya nga dyan, okay sige kung ganun naman pala tumuloy na nga sila, dumiretso na sila dun sa may Elbaf. So eto, happy happy ulit itong mga higante natin, habang sa kabilang banda ay dito naman sa side nila Luffy ay eto, tuwang tuwa si Luffy dahil nga una ay nakalabas na sila dyan nga sa diorama na ginawa nga ni Road at nakita niya itong isang puno. Sabi niya nga dyan, aba, ang laking puno nito, sabi ng ganyan. At tinay, pagkatapos nito, Miss Bam, dito labas na nga sila dyan sa tunay ng mundo na Elbaf. At sabi nga dito ng mga kasama ni Luffy, hindi lang yung puno na yun yung malaki, lahat dito puro malaki, sabi nilang ganyan. At eto nga, nakita nila itong napakahaba na bridge nga dyan. At eto, salita nga yung sinabi, sabi niya nga, napakalawak, napakalaki ng lugar na to, nahihilo siya. But then, ay maya maya pa may nakita sila dyan sa may bridge na may tumutulay na. Sabi nga nila, teka, may mga higanteng tumutulay sa bridge, tago sila, sabi nilang ganyan. At then, ay eto nga ngayon, labas na dyan etong si Gerd at saka nga etong si Goldberg. At eto, pinag-uusapan nila si Road. So sabi nito ni Gerd, hindi niya talaga maintindihan si Harudin kung bakit hinayaan niya na sumali sa crew nila ayang si Road. So sagot etong si Goldberg, sabi niya nga dyan, eh kasi si Road magaling siyang navigator so kaya baka ayun yung dahilan. Tapos eto, tuloy pa ngayon ni Gerd na sinasabi nga rito na etong si Loki, siya yung kahihiyan ng Elbaf pero mas malala pa sa kanya si Rudy, sabi niya ganyan. At then ay eto nga, baling ngayon etong si Gerd dyan sa alaga niyang Owl at sabi niya nga dyan, sigurado ka ba na nakita mo yung alagang crow ni Road, meron na namang bit na maliit na barko. At so eto, sabi nga ni Goldberg dyan na talaga namang hinuhuli nila yung mga intruders na pumapasok dyan sa bansa nila. Pero nga lang kasi etong si Road, ginagawa niya nag-i-smuggled siya ng sarili niyang intruders ganyan sa nangingidnap ng tao etong si Road. Pero sabi nga dito ni Gerd, kapag nakita na nga nila ay ang mga intruders na yan ay ipapaalam kaagad dyan kay Elder Jarul. At din ay pagkatapos nga nito ay eto nga, may kita natin na nakatago etong grupo nila Luffy pero parang gustong lumabas dito ni Luffy kaya nga siya pinigilan ng mga kasamahan niya. At sabi kasi dito ni Luffy, eh kasi tignan nyo parang mukha naman silang mabait, sabi niya ganyan. Pero eto nga, sabi nila Nami na di ba narinig na ito ni Luffy, huhulihin nga nila, hinahanap nila yung mga intruders. At din ay pagkatapos nga nito sa kabilang banda ay iyak nga dito itong si Yusop, sabi niya nga dyan, narinig nyo ba? Sabi nila, Elbaf to, sabi niya ganyan. So katuwan-tuwa itong si Yusop, habang itong si Sanji ay hindi siya makapaniwala na makakita nga raw siya na ang gandang higante, sabi niya ganyan. So kanya-kanya itong mga to. At ito nga, sabi ni Nami na huwag maingay itong mga to, huwag magulo kasi nga baka mahuli sila dyan. At din ay pagkatapos nga niyan ay dito nga, biglang napatingin ngayon itong dalawang higante. Pero ayun, wala na sila Luffy dyan, di nila nakita. So kaya yan, tuloy ngayon sila dun sa may kastilyo. At din ay pagkatapos nga nito ay eto nga, lakad na ngayon dyan sa may bridge etong sila Luffy. Pero habang tinutuloy nga nila yan ay napahinto etong si Luffy. So kaya nga dito, tanong na ni Zoro si Luffy, bakit raw, anong problema? So eto, sagot si Luffy, sabi niya nga dyan, hindi nyo ba nararamdaman yun? At eto si Luffy, sabi niya, nagkaano raw siya, goosebumps ganyan.
At so kaya yan, sagot si Luffy. Sabi niya nga dito, hindi nyo ba nararamdaman yun? Kasi etong si Luffy, nagkaka-goosebumps nga raw siya. So kaya yan, sagot. Etong si Sanji, sabi niya nga dyan, eh pero, di ba hindi tayo pwedeng umalis para tignan yun? Kaya nga etong si Zoro, step in siya, sabi-sabi niya nga dyan, ah okay, sige kung ganun. Tapos yan, pinigilan siya ni Sanji, sabi niya nga dyan, ikaw rin, hindi ka pwedeng umalis. At simula ngayon, off limits na yung forest. So ayun niya, etong si Zoro umalis kasi nga sigurado maliligaw na naman niya ni. Pero eto nga, balik kay Luffy, sabi nga ni Luffy, kahit raw nung nandoon pa sila sa may Lego Kingdom, meron siyang naririnig na something, isang roar. At ngayon, eto si Luffy, turo-turo siya dun sa may malayo, sabi niya nga dyan, dun banda nanggagaling, sabi niya ganyan. At yung pagkatapos nga nito, ay biglang talon etong si Luffy, sabi niya nga dyan, sige, titignan ko, sabi niya kung ano yun. At yung pagkatapos nga niyan, ay eto, naiwan na sa may bridge, etong grupo nga dyan nila Sanji, nila Zoro. So ayun, nagsulo na naman itong kapitan natin dyan. Pero pagkatapos nga nito, ay balik nga rito na sa side ng mga higante natin kala Frankie, dahil na-receive na nga nila yung balita. At sinasabi nga sa balita na itong mga higante, inatake nila yung Egghead Island. So kaya sabi dito ni Brogy, teka lang, di ko kasi mabasa eh yung mga nakalagay dyan sa dyaryo kasi ang lilit ng sulat. So kaya nga, eto sabi ngayon ni Robin na sige, siya na lang yung magbabasa niyan. At ayon nga rito sa sulat, ang nakalagay na after nga ng 100 taong pagkakatulog ng mga higante, ay ngayon nga nagising na itong Giant Warrior Pirates at inatake nila, sinulog nila ang Egghead Island at kasama pa nila si Straw Hat Luffy, isa nga sa mga emperor. At ngayon, dahil rito itong legendary pirates na to, yung kanilang dalawang kapitan na si Dory at saka nga si Brogy, ay yung kanilang bounty nagkakahalaga na ngayon ng 1.8 billion berry. At so kaya ito, sagot ngayon si Brogy, sabi niya nga dyan, teka lang, 1.8 billion sa nagugulat siya kasi nga masyadong malaki itong bounty nilang dalawa ni Dory. Pero sabi nga ni Dory dito na wala naman talaga silang intention na bumalik eh. Kaya ayun, sagot na yung isa sa mga crew nila at sinabi na aba wow, ang laki ng tinaas ng bounty nila, eh samantalang dati 100 million berry lang yan. So ito, sagot si Robin, sabi niya nga dyan, eh mukhang ganun talaga kasi mukhang nabago na syempre yung sa presyohan kasi nga naman 100 years na yung nakakalipas. So kaya itong bounty na 1.8 billion para sa dalawang kapitan nila ay sapat lang yan, sabi niyang ganyan. But then ay eto, dinagdag pa nga sa balita na etong si Luffy, sinasabi na pinatay etong si Dr. Vegapunk. So kaya eto, sabi ngayon ni Frankie, lagi na lang nilang binabago yung totoong nangyari sa istorya. Pero eto nga, biglang taong malakas dyan, etong si Lilith, ang kulit lang, sabi niya nga dyan, aba pinatay niya pala ako ah, sabi niyang ganyan. So eto, sabi ni Frankie, tumigil ka nga dyan, halos mamatay-matay nga kami para lang iligtas ka, sabi niyang ganyan. Pero ayan, ay habang makulit lang dito sa part ni Lilith sa kanya ni Frankie, ay ayun sa may likuran, biglang nagtanong etong si Robin, sabi niya nga dyan, teka lang, kailan ba kinuha itong litrato na to? Kasi napansin niya nga rito yung X mark dyan na sa may kamay o braso ni Luffy. So sabi niya nga rito na teka lang, kapag nagtatransform ba etong si Luffy dyan sa kanyang Nika form, ay may gantong marka na lumalabas sa may braso ni Luffy. So parang weird daw, parang may mali, kasi kung pagmamas ng maiging araw, yung braso ni Luffy blurred daw eh, malabo, pero yung X mark napakalinaw. So kaya nga ito, sabi ngayon nila Brook, nila Jinbei, ano raw ba yung inaalala nito ni Robin, may problema raw ba? So ito, sabi ni Robin na wala naman, ano lang, parang familiar lang kasi itong mark na nga na to. But then ay after nga nito, sabi ng banda naman ay natutuwa itong si Dory, sabi na nga dyan, pero teka lang, ibig sabihin ba nito officially na si Luffy kay standing niya na parehas na silang dalawa ni Shanks ngayon? At ito nga, natutuwa pa yung mga higante, sabi nga nila dyan, kasi kahit nga raw si Haru din, yung bata-bata nila, ay underling na neto nila Luffy. At eto, sinabi ngayon nila Kashi na pero alam ba nito ng grupo nila Luffy na si Haru din anak ng hari yan, dun nga sa may Elbaf. So eto, nagugulat nga dyan ng bahagya itong sila Frankie. Pero eto nga, tuloy ngayon dito ng mga higante na gusto nga sana nila Haru din na sila yung magsusundo, mag-escort dito kala Luffy papunta dun sa may Elbaf. Pero syempre dahil sila yung mga senior, kaya sila na yung nauna, sila yung pumake up dito kala Luffy. At saka isa pa, kailangan nga raw nang may magbabantay dun sa Elbaf kasi nga para sa trouble o baka may trouble na mangyari dun. So tanong ngayon sila Frankie, sabi nga nila, anong trouble yan? At eto, paliwanag ngayon ng mga higante, kasi ganito yan, dun sa may Elbaf merong isa pang prinsipe. At ang nangyari ganito, nung wala etong dalawang kapitan nila, si Dory at si Brogy, may pinanganak na prinsipe nga, at yung prinsipe na yun tinatawag na Cursed Prince. At etong Cursed Prince na tinatawag na to, ay dinevote niya yung kanyang sarili
sa darkness o sa kasamaan at pagkalipas ng ilang taon ay hinatulan siya ng crucifixion. Pero itong prinsipe na to nagtangka siyang tumakas, kaya ang ginawa nila, silang lahat ng mga higante nagsama-sama para pigilan at hulihin ulit yung prinsipe na yan. So kaya nga rito nagulat itong sila Frankie, sabi, ano? Lahat kayong mga higante nagsama-sama para lang pigilan yung nag-iisang higante na nga na yun. So sabi nga ng mga higante, oo, saka isa pa, baliw kasi yung prinsipe na yun. Kasi ganito, dito sa Elbaf, meron nga raw kasi na legendary devil fruit. At yung legendary devil fruit na yan ay pinapasa-pasa yan sa royal family generations through generations na. At ngayon ay dahil nga sa kagustuhan ng prinsipe na yan na makain yung legendary devil fruit, kaya ang ginawa niya, pinatay niya yung mismong tatay niya, yung hari na ng Elbaf. So kaya dito tuloy pa ng higante. Kaya nga dapat hindi nila hayaan na makatakas o makawala ba ulit itong si Loki dyan sa pagkakakulong niya. Dahil kapag nangyari yan, sigurado katapusan ng araw ng Elbaf. At itong si Loki, talagang siya yung kahihiyan dito sa lugar nila sa Elbaf. At din ay pagkatapos nga nito ay biglang talo na dito yan sa side ni Luffy, dahil eto nga pinuntahan niya na etong higante na to. So biglang tanong etong higante, sabi niya nga dyan, sino ka? So sagot etong si Luffy, sabi niya nga dyan na siya si Luffy, yung magiging hari ng mga pirata. At din ay eto biglang tanong si Luffy, sabi niya nga dyan, sino ka? Saang lugar to? So sagot etong higante, sabi niya nga dyan na ito ay tinatawag na Warland, Mighty Kingdom ng Elbaf. At ako si Sand God Loki, ang tatapos sa buong mundo, sabi niya ganyan. At eto nga, tawa ng tawa dyan etong si Loki. At din ay pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang muna ito si chapter 1130 natin. At so ayan ay nagkita na itong dalawang Sand God. Pero itong si Loki, kiniklaim niya lang eh, na siya si Sand God. Kasi alam naman natin si Luffy, siya talaga yung original dyan. Pero ayan eh, mukhang magsisimula na itong Ragnarok, itong endgame natin. Pero yun, bago tayo matapos ay pa-follow guys ito nga si Facebook page natin at saka yung si second channel natin, ayan. So para to doon sa may mga trip sa inyo na manga series itong si Hunter naman natin. So yung link nito nandiyan lang kay comment section sa kay description. So pakicheck na lang. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.